isang magandang awit, Broken Vessel. Yan, salamat sa umawit. Ano po? Kay Crisel, anak ng mag-asawang Ate Christy at Kuya Edgar. Ano po? Napakaganda ng kanyang tinig. Ano po? Yan, salamat sa mga bumati ng good morning. Ano po? Sa mga nag-aabang, good morning din po sa inyo. Bago natin bigay kay Pastor, ay batiin natin sila. Si Ate Sally Sanchez, Ate Revy, good morning po. Sister Nympha Rivera, Sister Shirley Rose Jacinto, Nanay Risa, kumusta po dyan sa Bulacan? Malamig po dito sa atin. Dyan siguro malamig din. Ate Mitch San Jose, Ma'am Femi, Kuya Abner, Sister Elizabeth Rese, Ate Janice, Ate Bebe, good morning po sa inyo lahat. At ibigay natin kay Pastor ang pagkakataon. Buksan natin yung kanyang bintana. Ayan, Pastor, ready na po. Ibigay na natin kay Pastor. Maraming salamat po mga kapatid. Happy good morning po sa inyo pong lahat. Yan, December 21. Malapit na rin matapos ang taon, pati yung evangelism natin. Ngayon, sa likab. Ayan, purihin natin ang ating Panginoong Diyos sa umaga po na ito. Ayan, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa ating pong kapanahunan. Ayan, ano? Happy year end po sa mga kapatid natin. Yung nakita ko yung mga kapatid natin sa hain ay sila ay nag-year end. Ayan, at sa lahat po ng mga kapatid natin sa district, yung iba ay December 30 pa. Ayan, katapusan talaga. Year end pa rin. Year end talaga yung pong yung kanila magiging year end. Ibig sabihin ni bagong taon. Salamat sa Panginoon sa mabuting paggabay niya sa atin, no, sa pagpatawad sa ating mga kasalanan at sa mga kabiguan na ating naranasan, may pagtatagumpay sa ating pong Panginoon. So yung ating devotional next year, ayan, in heavenly places. Yeah, sa wikang English. So pero gagamitin natin yung iyong Tagalog nito, mga kapatid. So tayo po ay manalangin na isulat ang ating mga pangalan sa Aklat ng Buhay. Aming Diyos na siyang aming tagapagligtas, nagpatawad ng aming mga kasalanan, patuloy kami lumalapit. O Diyos, kayo po ay merciful, bagamat kami ay paulit-ulit na nagkakasala, kami ay matigas ang ulo, kami ay may inaalaga ang kasalanan, tulungan niyo po kami, O Diyos, na inyo po kami pakalinisin, at tulungan niyo po kami na lumakad ayon sa inyong kalooban, at ang inyo pong mga salita ay manuot sa aming puso't isipan at amin po itong ma-apply at makadagdag ng kasiglahan sa aming pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating pong pinaka-key text ay kung kahapon ay verse 4, ngayon naman ay verse 5. Yan, napakaganda nito. Verse 4, verse 5. So kung may verse 4, may verse 5. Sabi dito sa Apokalipsis, ang mga magtagumpay ay bibihisang gayon ng mapuputing damit at hindi ko kailanman papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Narito po ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang magtagumpay ay dadamitan ng mapuputing damit. Ito po yung righteousness ng ating pong Panginoong Diyos. Ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Napakaganda, no? Ibig sabihin, hindi papawiin ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Noong, hindi ko alam, ano? Pero wala naman nakalagay sa Bible. Noong tayo ay iniligtas ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kasi lagi sinasabi, hindi papawiin ang pangalan sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, nakasulat na yung pangalan natin doon. Mga kapatid, nung tayo ay iniligtas ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kasi hindi papawiin eh. Ang hindi mapapawi, eh yung nakasulat na. Ibig sabihin, nakasulat na yung pangalan natin doon nung niligtas tayo ng ating Panginoon doon sa aklat ng buhay. The moment na hindi tayo sumampalataya sa Panginoon, yung pangalan natin papawiin sa aklat ng buhay. Magandang katotohanan ito, mga kapatid, no? Kasi, ibig sabihin pala, ang plan ng Panginoon, kaligtasan sa atin. Talagang isinulat na yung pangalan natin sa aklat ng buhay kahit hindi pa tayo nananampalataya. Parang ganun yung nakakarating sa akin. Eh. Kasi sabi dito, hindi ko kailanman papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Nandun na yung pangalan natin. Pero pag naabutan ka ng close of probation at hindi ka nanampalataya sa Panginoon,
hindi ka nag-top up, parang ganun ba? Hindi ka tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas niya. Mapapawi yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Yung pala yun, mga kapatid, no? Pero ano ang nasa isip niyo dito? Papawiin, hindi papawiin ng kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Naisulat ba yung pangalan natin nung si Jesus Christ napako dun sa krus ng Kalbaryo? O isusulat pa lang? Eh kasi maliwanag ang sinasabi sa Biblia eh. Hindi papawiin ang pangalan sa aklat ng buhay. Sa madaling sabi, mga kapatid, kasulat na yung aklat ng pangalan natin sa aklat ng buhay. Kung tayo ay iniligtas ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, hinihintay na lang yung ating pagtugon. Ngayon, kung ngayon, nakikita ko, kung hindi ka sumampalatay sa Panginoon, tapos dumating na siya, ay mapapawi yung pangalan sa aklat ng buhay. Napakaganda, no? Yung nakikita ko dito, ang Panginoong Diyos talaga, adikain niya talaga na maligtas tayo. Gusto talaga ng Panginoon maligtas tayo. Kasi in advance niya na eh. No? Hindi ka pa nananampalataya, nandun na yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Mapapawi lang yun kung naabutan ka ng clause of probation na hindi ka lumapit sa Panginoon, hindi ka sumuko sa Panginoon. Ano? Ibig sabihin, ang Panginoong Diyos, walang balak na talagang ako at ikaw ay mapahamak. Kaya nga tama yung sinasabi na ang impyerno ay nakalaan lamang kay Satanas. Pero kung gustong sumama ng tao doon, walang magagawa ang Panginoong Diyos eh. Kasi nga, gusto mo ito, nag-decide ka eh. So ang langit, mga kapatid, ang buhay na walang hanggan, nakalaan talaga para sa atin. Para sa ating mga kasalanan, para sa atin na makasalanan. No? Marumi ang puso, marumi ang isip, marumi ang buhay. Nakalaan sa atin pala yung kaligtasan talaga. Kasi hindi papawiin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, nakasulat ka na doon. Nakalaan talaga doon. Kaya lang, kung gusto mo magpaboro ng pangalan sa aklat ng buhay, nasa sayo. Di ba? Kung gusto mong manatili ang pangalan mo sa aklat ng buhay, sumuko sa Panginoon, lumapit sa Panginoon, manampalataya sa Kanya, manindigan, magantay sa pagdating ng ating Panginoon. Very simple, mga kapatid. Yan ay dahil sa ating pong Panginoong Yesus. Di ba? It's amazing na ganito yung katotohanan. Mas lumalim pa yung aking pagkilala sa Panginoon. Ang Panginoon, wala siyang balak na tayo ay parusahan sa dagat-dagatang apoy. Wala ba, mga kapatid? In the first place, yung ating pangalan na katala sa aklat ng buhay, iniantay lang yung confirmation mo. Yan. Para bagang nasa listahan ka ng kukuha ng ayuda, di ba? Nilista na yung mga pangalan na kukuha sa ayuda. Makukuha mo yung ayuda kung pupunta ka doon at pipirma ka. Ayan. Meron kami doon sa CLC, Me to Me. Yung Me to Me, ibig sabihin nun, parang kaltas din sa iyo yun, pero ewan ko pa, hindi ko alam kung anong, hindi ko maintindihan pa rin ngayon yung Me to Me. Meron kang makukuhang something doon para sa iyo. Pero makaklaim mo lang yun kapag pumirma ka. Nandun yung pangalan mo eh. Makiklaim mo lang yung pag pumirma ka. Ngayon, pagka hindi ka pumirma doon, hindi mo kinilaim, hindi mo makukuha yung reward. So ibig sabihin, ganun tayo mga kapatid. Ano? Ano, gaano kasarap sa pakiramdam na yung pangalan mo nakalista na doon? No? Hindi kayong pupunta doon, magpapalista ka ng pangalan. Hindi, nakalista na doon yung pangalan mo. Masarap sa pakiramdam. No, nagsisimula sa CLC na magpastor, yung pangalan ko wala sa listahan. No, no mga binibigyan. Kasi nga, bago ka pa lang eh. Papalista mo yung pangalan mo doon sa baba. Ah, sulat kamay. Pero ngayon, nung matagal na tayo sa ministry, mga kapatid, matagal-tagal na, nandun na yung pangalan natin. Halos nasa unang pa nga kasi alabansa. Masarap sa pakiramdam. E gaano kasarap sa pakiramdam na yung pangalan mo, yung pangalan ko, nakasulat na sa aklat ng buhay doon sa langit, mga kapatid. At inihintay na lang yung confirmation natin. Ah, grabe, kaganda. Kasarap na experience yun. Kaya sabi po dito, sa tatanggap tayo ng kapangyarihan, ang pahayag na ang magtagumpay, yan, idiniin dito, no? Ay nagpapakitang may bagay para sa bawat isa sa atin na kailangan pagtagumpayan. Totoo yun. May bagay na dapat tayong pagtagumpayan sa buhay natin na ito. Ang tanong na lang, ano yung mga bagay na dapat nating pagtagumpayan? At ano yung pagtatagumpay? Ano yung reward ng mga magtatagumpay? Ang nagtagumpay
ay daramta ng puting damit ng katuwiran ni Kristo at isinulat tungkol sa kanya, hindi ko kailanman papawiin ang pangalan, ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Yan yung nga sinasabi natin. At ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking ama. Maganda yun, ano? Gaano kasarap na i-announce yung pangalan mo sa maraming mga tao. Eh gaano pa kaya, basta mapapuri yung pangalan mo, di ba? Si ganito ay si ganitong pangalan ay ganito ang kanyang ginawa, napakaganda. Masarap sa pakiramdam, barinig mo ang pangalan mo sa maraming mga tao. Pero gaano kasarap mapakinggan na yung pangalan mo binabanggit sa harapan ng Ama. Di ba? Eh yung pangalan mo mabanggit sa harapan ng presidente ngayon. Na itong si ganito ay ganito yung ginawa niya para sa ating Pilipinas. Bayani siya. Maganda, no? Lalo na sa harapan ng Panginoon. Sa harapan ng ating Panginoong Diyos Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Isang malaking pribilehyo na maging mapagtagumpay at ipahayag ang ating mga pangalan sa Ama ng mismong tagapagligtas. Tama yun, mga kapatid. No? Isang karangalan, isang malaking pribilehyo, mga kapatid, babanggit lang yung pangalan mo. Grabe, kapag bilang mga nagtagumpay, tayo ay bibihisang gayon ng mapuputing damit. Kikilalanin ng Panginoon ang ating katapatan gaya ng mga kaarawan ng mga unang Kristiyanong iglesia dahil yun sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, dahil yun sa righteousness ng ating pong Panginoong Hesus. Kanyang kinilala ang ilan sa Sardis na hindi dinungisan ng kanyang mga damit, kasi ito yung Apocalypse 3 verse 5 ay sa Sardis pa rin ito. At lalakad tayong kasama niya na nakaputi sapagkat maibibilang tayong karapat-dapat sa pamagitan ng kanyang tumutubos na sakripisyo. Ibig sabihin, hindi lang tinubos, tumutubos na sakripisyo. Na bawat araw, mga kapatid, itinutuwid ng ating pong mga buhay, na i-inline tayo yung ating pong buhay, mga kapatid, sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Pero, kinakailangan talaga na talagang sumampalataya sa Panginoon at huwag mong ipagmalaki yung sarili mong pagtatagumpay, kundi ang pagtatagumpay na ito ay dapat na ipasalamat sa Panginoon dahil siya naman ang may dahilan kung bakit tayo nagtagumpay. Mga minamahal na mga kaibigan, sa pagtanaw sa mga nagpapasiglang mga pangakong ito, gaano kasi gasig dapat tayo magsikap na pasakdalin ang karakter na magbibigay kakayahan sa ating makatindig sa harapan ng ating sa harapan ng anak ng Diyos. Yan. Sabi po dito, ang nakikita ko dito na dapat nating pagtagumpayan na yung pong depekto ng ating pong karakter. Yung mga pagsubok. Yan. Mapapanagumpayan natin ngayon sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Tanging yaong mga nadapta ng damit ng kanyang katwiran ang makahaharap sa kalwalatian ng kanyang presensya kapag magpapakita siyang taglay ang kapangyarihan at dakilang kalwalatian sa ikalawang pagdating, mga kapatid. Kasi nga yung mga sa pagdating ng ating Panginoon, yung mga hindi na nampalataya sa Panginoong Diyos, yung mga makasalanan, makasalanan naman tayo lahat, makasalanan naman tayo lahat eh. Ibig sabihin yung mga hindi sumampalataya sa Kanya, pagdating ng ating Panginoong Diyos sa langit, hindi makakatitig sa kalwalatian ng Panginoon. Di ba nga sa Apocalypse ang sabi ng mga tao, yung mga bato ay mahulog sa amin para kami ay matakpan doon sa nakasisilaw sa langit. Mas nakakasilaw pa sa araw. Eh, di ba pag nasisilaw ko sa araw, kailangan mo ng pantakin. So ganun din, sa katwiran ng Panginoon, sa kalwalatian ng Panginoon, hindi makakatingin ang walang damit ng righteousness ng ating Panginoon. O, ibig sabihin, kung ikaw na nampalataya, ako na nampalataya sa Panginoon, nanindigan sa Panginoon, babalutan ng kanyang katwiran, no, yung righteousness, yung pong damit na puti na ito, makakatingin ka sa kalwalatian ng Panginoon. Di ba? Taas noo ka makakatingin sa Panginoong Diyos. Eh, pero kapag ka may kasalanan ka at hindi ka umamin, talagang hindi ka makatingin sa tao, di ba? Hindi ka makatingin kahit kanino. Pero kung ramdam mo na humingi ka ng tawad sa Panginoon at nanampalataya kang pinatawad ng Panginoon, talagang makakatingin ka sa ating Panginoong Diyos na mahusay. Makakatingin ka sa Panginoon na walang pag-aalindangan. Malaking halaga ang maging mapagtagumpay. Totoo yun. Dapat matatag na laban ang panggugulo ng kaaway.
dapat matatagan ang panggugulo ng kaaway at ang lahat ng masamang pamamaraan. Dapat nababantayan ng awat sa awat sandali. Ano ba itong awat sandali? O yung awat sandali, hindi sa kahit isang pagkakataon maaring mawala sa ating paningin si Kristo. So ano po yung dapat nating pagtagumpayan? Yung panggugulo ng kaaway. Yung masasamang paraan ng kaaway. At sabi po dito, isang malaking pagkakataon na dapat tayong laging tumingin sa ating pong Panginoong Heso Kristo. Dapat tayong tumingin sa ating tagapagligtas palagi, mga kapatid. Dapat tayong manikluhod sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. Dapat po na tayo ay laging nakatunghay sa ating pong tagapagligtas para po matatagan natin ang panggugulo ng kaaway sa ating buhay. At ang kanyang kapangyarihan magligtas sa oras ng pagsubok, dapat nakakapit sa kanya ang ating mga kamay upang maiangat tayo ng kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Ayan po. Para maiangat tayo ng kapangyarihan ng kalakasan ng Panginoon, ano ang dapat nating gawin? Nakafocus sa ating Panginoong Jesus. Minsan na out of focus tayo dahil sa kasalanan, na out of focus tayo dahil sa mga bagay-bagay na problema sa mundong ito. Pero yung buhay natin na Kristiyano ay hindi na out of focus man tayo, pero bumabalik tayo ulit doon sa pagtingin sa ating Panginoong Jesus. Pero yung talagang hindi na sumampalataya sa Panginoon ay hindi na po talaga nakafocus sa Panginoon. Sa iba na talaga tumingin. Parang nag-drive lang yan. Minsan may tingin-tingin ka ganyan, sumusulyap ka, pero nakafocus ka pa rin doon sa daan. Ganyan ang ating mundo, mga kapatid. Maraming distraction. Habang nandito tayo sa mundo, hindi tayo 100% na nakafocus sa Panginoong Diyos. May mga distraction talaga. Pero alam nyo, ang Panginoon, nariyan para sa atin. Ano? Hindi naman tayo pababayaan ang ating tagapagligtas. Tutulungan pa rin tayo ng Panginoon ayon sa kanyang biyaya. Nagsabing ang totoong saksi. Tingnan mo, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintong bukas sa talatang 8. Ating pasalamatan ng Diyos sa puso at kaluluwa at tinig at ating matutuhang lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng bukas na pintuan. Naniniwalang tayo ay malayang makalalapit, dala ang ating mga kahilingan at siya ay didinig at tutugon. Ayan. Didinig at tutugon ang ating Panginoong Diyos sa ating pong mga kahilingan, mga kapatid. Sa ating pong mga hinaing, ang ating Panginoong Diyos ay handang tumugon sa bawat isa sa atin basta tayo ay lumapit. Ang sabi dito, basta tumingin tayo sa harapan ng ating Panginoon, no? Managumpay tayo sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya sabi dito sa Review and Herald, July 9, 1908, sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya sa kanyang kapangyarihang tumulong, tatanggap tayo ng kalakasan para harapin ang laban ng Panginoon na may nagtitiwalang kasiguruhan ng tagumpay. Ano daw po? Sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya. Tayo po ay mananagumpay. Merong kasiguruduhan na tayo magtitiwalang may pagtatagumpay sa ating pong Panginoong Diyos. Kasi ang laban sa mundong ito, hindi natin kaya magtagumpay eh. Pero sa Panginoon, kaya natin magtagumpay. Napakaganda, no? Ang Panginoong Diyos naglagay ng pangalan natin sa aklat ng buhay at ang Panginoong Diyos ang tumutulong pa rin sa atin para managumpay, para ang ating pangalan ay hindi maalis sa aklat ng buhay, mga kapatid. Napakagaling, napakaganda ng ginawa ng ating Panginoong Diyos. Karapat-dapat na siya ay sambahin, pasalamatan at ibuhos ang oras sa ating pong Panginoong Diyos makapag-focus sa Kanya. Kaya ating dalangin sa mga oras na ito, tulungan nawa tayo ng Panginoon na tayo ay kahit na nadidistract, makapag-focus sa ating Panginoong Diyos. Ang ating pangalan na isulat sa aklat ng buhay. Na isulat sa aklat ng buhay. Ang kailangan na lang yung confirmation natin na maging matatag sa pananampalataya na ito at tanggapin ang katwiran ng ating Panginoon. So ngayon, tayo po ay mananalangin, mga kapatid. Pangungunahan tayo ni Brother Melvin Belisano. Ang inyo pong mga prayer requests ay inyo pong ilatag dyan. Yung mga mababautismuhan, ngayon po, may mababautismuhan sa 22 at saka sa 23. Atin pong idalangin ito, mga kapatid, ang mga kapatiran natin, ang mga bagong kapatid natin dyan sa Likab, na maging tapat sila, maging totoo mananampalataya sila,
nang sa ganoon yung maitatag yung bagong church diyan sa lugar ng likab. Dahil sa Nueva Ecija, isa ang likab sa wala pang simbahan na town o na munisipyo sa ating pong lugar na nasasakupan. At kahit dito sa West Nueva Ecija, iyaan likab ang isa o number one o wala nang iba. Yan na lang ang natitira ng munisipyo na walang church. Kaya dalangin natin mga kapatid na magkaroon dito ng church. So salamat sa inyo. Pangunahan tayo ni Brother Melvin sa panalangin. Pagkatapos po ng isang awitin, papuri sa ating Panginoong Diyos. God bless po mga kapatid. Amen po mga kapatid. When we all see Jesus, we will sing and shout for victory. Napakaganda po. Ano? Salamat sa mga nagbigahagi ng awit. At salamat sa pastor sa isa na naman pag-asa na inyong ipinahagi sa amin. Mga kapatid, tunay na napakasarap malaman ng ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Parang i-claim na lang natin ano, para siyang ayuda, sabi nga ni Pastor. I-claim mo na lang, pirmahan mo para tanda na naka-claim mo na. So, yun ang kailangan natin gawin. Ano po, patuloy na magtiwala sa Panginoon para i-claim natin yung buhay na yan pagdating natin sa wakas ng panahon. Sa kanyang muling pagbabalik, doon na natin yan i-claim, ano po, dahil yung mga pangalan natin nakasulat na. Kaya ganyan tayo kamahal ng ating amang banal na nasa langit, ano po. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa anuman yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Eh pagtiwala natin ating mga sarili sa Panginoon, ano po. Pagkat yung mga pagsubok na hindi ibibigay sa atin ang hindi natin kayang pagtagumpayan, ano po. Kaya sa tulong ng Panginoon tayo ay magtatagumpay. Kaya yan ay nariyan. Kumbaga package deal yan mga kapatid, package deal. Pag bumili ka ng grocery, may kasamang pambalot, package deal na po. Package deal. Kaya pag nag-drive ka ng sasakyan, package deal din. Maaari ka maaksidente pag di ka nag-iingat. So, di ba? Package deal ang mga pagsubok na yan. Kaya tayo ay huwag mawala ng pag-asa. Nandiyan talaga siya. Di kasama na natin yung mga pagsubok sa buhay. Simula nang tayo nagkaisip, dumarating na yan. Pero sa tulong ng Panginoon, makakaraos po tayo mga kapatid. Dahil ang pangalan natin ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Sama natin si sa panalangin si una-una si Ellie Madrid na sa banig ng karamdaman. Nag-request ng anointing ang family. Sige po, Ma'am Pemi, sasama po natin si Ellie Madrid. Sige po. Tapos, sabi ni Nani Fina, panalangin na maging mabuti ang lab test ko ngayon. Ganon din na ay kaawaan ng Panginoon si Sister Janet na nasa malubhang kalagayan at isinugod ng ospital kahapon. Ano mga ang pagkaloob ng Panginoon na ay maluwag sa dibdib ng kanilang tanggapin. Ayan na po. Sister Janet Ontivero po ba ito? Ito ang kasama natin sa prayer list na po. Sige po, sama natin Sister Janet at si Nabat na kung lumundag. Nahirapan po siyang huminga sa ngayon ay nasa PJG at tutubuhan na huwag gabayan siya ng Diyos. Sige po, Sister Melissa, sama natin Sister Janet. Kung di ako nagkakamali, Ontivero po ito. Ano? Nagpahinga po si Nessie Fernandez na lagi natin sinasama. No more pain. Ayan ano po. Sakit man tanggapin ano, pero hindi porkit nagpahinga na yung ating nasa prayer list ay nabigo po tayo mga kapatid. Nabigyan natin sila ng comfort ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon ay nanatili at sa kanilang muling pagkising nandoon yung tunay na sagot na kung saan yung kanyang papahinga ngayong araw na ito ay makabubuti sa bawat isa. Kaya alam ng Panginoon yung makabubuti sa bawat isa na po. Para kay Sister Nessie, mabuti yun, no more pain. Para sa kanyang pamilya, siguro mas mabuti na rin yun dahil mas lalo sila nasasaktan pag nahihirapan yung kanilang mahal sa buhay. Kaya
yung mga desisyon ng Panginoon, yung mga plano ng Panginoon ay hindi natin dapat questionin sapagkat ito ay tunay na mabuti para sa lahat. Ano po? Oh yes, talagang mabigat tanggapin sa una dahil naramdaman ko yan dalawa sa aking mga magulang ay maagang namayapa kaya naramdam ko po yung mga ganyan. Ano po? Patuloy po natin isama sa panalangin. Nakalumundag na naman, sandali po. Patuloy po natin panalangin si Jennifer Eusebio Pascua. Sobra ang pain po nararamdaman niya sa ating manlilikha na lamang po tayo makakaasa ng himalang pagpapagaling sa kanyang sakit. Sige po, sama natin Sister Jennifer Eusebio Pascua. Sorry po. Panalangin po sa bawat isa upang patuloy tayong palkasin sa anumang pagsubok ng ating harapin sa maghapon na ito. Yes po, Sister Rose, tunay na ang pagsubok. Sabi ko nga, package still po yan. Kaya kailangan natin ipanalangin na po para tayo may mag-booster ang panalangin. Magtiwala at manalig po tayo sa buong puso sa kasama natin, Panginoon, na hindi niya tayo papabayaan. Condolence po sa family ni Sister Desi Fernandez. Yan. Sister Name pa Rivera sabi, thanks po. Okay na si Rona. She's watching now from Brooklyn. Hello po, Sister Rona. Praise the Lord at umuki na yung pakiramdam. Ano po? Huwag po tayong mawawalan ng tiwala sa Panginoon. Siya ay patunay na nariyan. Siya ay buhay. Ano po? Siya ay buhay. At tunay na ginagambay niya tayo. Janet De La Cruz. Mr. Janet De La Cruz. Sige po. Bakit? Mayroon pa tayong Janet Untivero dito. So yung Janet De La Cruz, isa sa siya na natatandaan ko, hindi lang nung nawala siguro yung listahan ko nung una, nasira yung computer ko. Pero ganun pa man, patuloy pa rin siya kasama sa ating prayer warriors. Ano po? Si Sister Janet De La Cruz. At panalangin sa ongoing evangelism ng San Jose, SDA Church, San Jose, Batangas. San Jose, Batangas. Sige po. San Jose, Batangas, meron silang ongoing evangelism. Ano po? Kasabay ng mga, magkakasabay-sabay talaga mga evangelism. Ano po? Yes po, pasama po yan sa prayer kagabi. Na po ang kalooban, Panginoon, ang nangyari kay Sister Nese. Sige po. Yan, sama-sama natin idalangin ang ating mga sarili, mga kapatid, at kabila ng mga problema na dumarating sa ating buhay, pa tayo ay patuloy na magtiwala sa Kanya. Ano po? Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Unang-una, salamat sa panibagong buhay at kalakasan. Salamat sa maliwanag na isip na ibinigay niyo sa amin sa umaga na ito. Tunay na isa itong pagpapala. One day at a time, kami ay narito, buhay. Kami ay nakikinig sa inyong mga salita, sa inyong panawagan. Kami ay patuloy na naghihintay na kayo ay patuloy namin makita sa huling panahon. Salamat sa patuloy na pag-aabot po ninyo na inyong kamay. Salamat sa pagsusulat na aming mga pangalan sa aklat ng buhay. Dalangin po namin na kami ay patuloy na samahan ng Holy Spirit upang ang aming pangalan na kasulat riyan ay aming claim sa tamang panahon sa inyong muling pagbabalik upang ang aming mga pinagtiisan ng mga pagsubok sa buhay ay magkaroon ng tunay na kaligayahan na nagmumula po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Ramdam po namin ang inyong presensya sa bawat araw, sa bawat sandali. Papatuloy na is namin isama sa panalangin ang mga mabibinyagan sa December 23 dyan sa Likab. Ang mga bagong kaluluwa na ito ay patuloy namin din ang dalangin sa inyo na kanilang pagtanggap sa inyo ay maging matagumpay at di siya nabis kanilang murang edad. Huwag silang matangay ng pagsubok sa buhay. At patuloy nilang iwan ang kanilang dating buhay at manatili sa piling po ninyo, Ama, na kung saan tunay ang pag-asa na inyo binibigay. Kasama din namin sa panalangin ng Likab na magkaroon nawa sila ng church sa lalong madaling panahon at ng mga bagong mga kapatiran ito ng mga bagong miyembro ay magkaroon ng silungan sa ating sila ay sasamba. Kasama din namin sa panalangin ang sabay-sabay na pangaral na gaganap sa bawat lugar. Ganyan din
sa San Jose, Batangas, ay asama din namin ang ongoing evangelism doon sa panalangin. Nawa ay maraming mabless, maraming makatanggap na inyong pangako, maraming makatanggap sa inyo, makarinig ng magandang pabalita at tumanggap bilang personal na tagapagligtas. At na kanilang mga kapatiran doon ay patuloy na maging masigla, matigla sa pagbabahagi ng mabuting balita. Pupapatuloy na ayos namin isama sa panalangin ang pasasalamat ni Sister Rona. Siya ay okay na kanyang pakiramdam, patuloy na igawad sa kanyang kalakasan sa bawat araw. Siya ay patuloy na nasamaan sa kanyang pamumuhay araw-araw kasama ng kanyang buong pamilya. Kasama din namin sa panalangin si Nanay Fina na siya ay papalab ngayong araw na ito. Siya po ay samahan sa daan patungo roon, maging maayos na mga resulta nito, at kung hindi ay kanya pa rin itong tatanggapin at patuloy na i-improve ang mga dapat pang i-improve. At alam namin na nasa inyo ang tunay na nakagalingan at tunay na paggabay sa amin mga pangailangan. Amin ding patuloy na sinasama sa panalangin si Ellie Madrid na nasa banig ng karamdaman, sila po siya po ay pupuntahan nila na aming elder doon at papanalangin hindi lamang siya kundi ang kanyang buong pamilya na kung saan siya sila ay nakasulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Naway kaliwanagan ang kanilang makita sa mga oras na ito. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang family ni Sister Nessie Fernandez. Naway siya ay i-comfort po ninyo, tunay na masakit sa damdamin ang nangyaring pupapaalam o papahinga ni Sister Nessie. Ngunit nagtitiwala po kami sa inyo na ito ang pinakamabuti para sa lahat, kung saan ang bawat isa ay magkakaroon na ng kapayapaan at bigyan niya po ng comfort ng kanilang family na maluwag nila itong matanggap. Sa kabila ng inyong mga pangako ay patuloy pa rin sila magtitiwala po sa inyo. Amin din sinasama sa panalangin si Sister Janet na nahirapan siya huminga. Siya ay nasa ospital sa mga panahon na ito. Ama, bigyan niyo po siya ng kalakasan ng loob, kalakasan ng pangatawan, at maaari ay makarecover po siya ng mabilis. At alam namin na pagtitiwala namin ang kanyang buhay sa inyo, at bigyan po sa kanilang mga pangailangan, una-una ang pinansyal at ang iba pang kanilang mga pangailangan. At ilapit po sila sa mga taong makakatulong po sa kanila upang sila ay patuloy na mabawasan ang kanilang dinadala. At amin din sinasamang patuloy sa panalangin ang iba pang mga kapatiran na may mga prayer request, ang mga may pagsubok sa buhay, ay patuloy namin sinasama sa panalangin na ito ay aming malulunasan sa inyo pong tulong po. At siya ay patuloy namin sinasama sa panalangin mga may pagsubok na ito. Alam namin na kami ay magtatagumpay sa tulong po ninyo. Amin ding sinasama sa panalangin ang iba pang kapatiran, si Delilah Martin Matamis, ang friend ni Ate Respeb, si Shirley Rosa Cinto na patuloy nagtitiwala sa inyo, ang miracle healing din kay Doc Mika, at sa iba pang mga kapatiran na din namin nabanggit, Brother Cleto Salazar sa kanyang patuloy na kalakasan, si Sister Jinjin, si Baby Shanaya ni na Brother Rodri, Sister Kisses, patuloy na kalakasan igawad po sa kanya, Sister Wendy, Perez de Pastor Nelvin na patuloy pa rin nagpapagaling, gayon din si Sister Erica sa kanyang pagbubuntis, at si Sister Judy sa kanyang nalapit na panganak. Gayun din si Sister Jennifer Eusebio Pascua, patuloy na nagpapagaling. At Sister Imelda Eugenio Garcia na patuloy pa rin ay paglaban sa kanyang sakit. At si Sister Percy na gumaling na wasa sa kanyang sakit. Risa Enrique, si Amy Kilantang. Gayun din si Jennifer De La Cruz na siya ay kailangan po niya ng inyong tulong sa mga panahon na ito. Si Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, Brother Munti, Gamboa, Marilita, si Dayan, Sister Peachy, patuloy na kalakasan ang aming dalangin po para sa kanya.
Kuya Bobby, si Ate Lorna, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio, si Ate Tatay Pentong, ang kalusugan sa family ni Sister Rose Cruz Encarnado, at ngayon din sa family ni Sister Tang de la Cruz, Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia, Rebecca Francisco, Precious Cabasog, Princess Jacqueline, si Aris, si Sister Nena, Tia Aning, si Ate Sally Sanchez, si Tia Aurora, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque, at Erlinda Duque. Mga kapatiran po nito, kasama pa ng pangkapatiran na hindi namin nabanggit na nasa banig ng karamdaman, ay patuloy po namin lalapit sa inyo, pinagtitiwala sa inyo aming mga sarili. At alam namin na nasa inyo ang tunay na kagalingan, kayo ang dakilang magagamot at aming panalangin ang pinakabisang gamot. Sa huli, nais namin sama sa panalangin si Kuya Jerry Bourbon. Palakasin palagi ang kanyang pangatawan, bigyan siya ng kasiyahan, kaligayahan sa bawat araw sa kabila ng kalungkutan na kanyang naramdaman. Ang lahat na ito ay aming inihiling sa pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Muli po mga kapatid, salamat sa patuloy na pagsama mga prayer warriors. Nakita ko 26 tayo na sa prayer warriors. Ano po? Tayo ay patuloy na magtiwala sa Panginoon. Ano? Ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. I-claim na lang natin ano man ang dumating sa atin na pagsubok. Alam kong yan ay mabigat, pero matatanggap din natin niya kapag tayo ay nakatingin sa Panginoon. Ang kanyang kaisipan ay hindi natin kayang abutin. Ang kanyang kabaitan ay hindi natin maunawaan. Talagang tunay ng kanyang paggabay ay nariyan. Ano po? Kaya huwag sana tayong matatangay sa mga pagsubok na ito. Ito lamang ay magpapalakas sa atin ang mga pagsubok na ito at ating malalampasan. Hanggang bukas po muli mga kapatid. Good morning sa lahat. Patuloy na sumubaybay, sumubaybay. Lalo na sa mga nag-share. Salamat po. Mga prayer warriors, salamat po. Brother Rudy, Sister Kisses, good morning sa inyo dyan. Ate Revy, Nanay Narisa, Sister Melissa Gamboa. Ayan. At sino pa, Kuya Monching, Kuya Narsing. Kita-kita tayo dyan sa Sabado sa Kampugo. Sister Maria Cecilia Lopez, ayan, yung nag-request sa San Jose, Batangas. Good morning po and welcome po sa Discipleship Ministry. Ano po? At in-invite po kayo muli, hindi namin ni Pastor kundi ni Jesus, na patuloy tayong makinig dito sa Discipleship Ministry. Tayo ay magsama-samang devotion at tuwing umaga. Ano po? Mabibless. Kung kami nabibless, ako mismo personal nabibless, si Pastor nabibless. 100% mabibless din po kayo sa bawat umaga. Ano po? O yan. Hanggang dito na lang sa mga oras na ito. Bukas muli tayo magbalik. Magbalik at patuloy na ma-remind pagka tayo makakalimutin. Tayo ay ma-revive pagka tayo mga nakatutulog. Tayo ay ma-bless sa bawat umaga. God bless po sa bawat isa.